Palaban sa hamon ng buhay. Yan ang hunk na si Ibor Sakalam. Nagsimula bilang security guard habang pinapag-aral ang kanyang sarili. Pero ngayon, isa na siyang hot teacher na talaga namang pinagkakaguluhan ng kanyang mga estudyante. Oras na para kilalanin ang maskuladong iskolar na ito. Dito lang yan kung saan nagsisiksika ng mga wild at guwafu. WTFU! Teka lang, ito mukha ko bang artista? May nakikita ako pero ayoko na sabihin. Ano po? Lagi sino ang sabi nila nakamukha mong artista? Siya na daw po, si Ayon Beres. Actually, yun. Nakita ko rin yun. Pero meron ako isang nakita pero wala na kasi yun. So kay Ayon na lang tayo. Oh. Nakita ka na ba ni Vice Ganda? Hindi ba po eh. Okay. Ako parang hindi pa nga po. Hindi pa. Naku, baka magkamali siya. Oo, akala niya ikaw si Ayon. Dali lang po ng long hair. Nung long hair din ako. At may ano ka? Dimples? Dalawa? Dalawa po, Adila. Oh, fairness naman sa'yo. O, sa pagiging security guard mo, I'm sure, ang daming umaligid sa iyong bading. Opo, nun. Meron po, lalim mga bisita po. Minsan mag-iwan ng calling guard. Tapos, minsan, mayroon ba po, isang police. Ayan nga, hindi ko naman pangalanan po. Ano po siya? Bumisita. Tapos kala ko, siyempre, pulis siya. Kabaro, kaibigan. Iniimbita ako sa bahay nila. Ah, talaga? Gusto makita yung baril. Hanggang. Fairness. O, ano yung hindi mo makakalimutang offer ng baklang umatend ng klase mo? Wala pa naman. Pero meron pong parang, sir, minsan kapag triga po, pasyal kami sa inyo. Parang, So may pinagbigyan ka ba? Wala naman po. Tapos, so face to face, so habang nakatayo ka, nagtuturo ka, sa iba nakatingin. Hindi ko masabi. Siguro. Alam ko yan, yung mga mata ng mga estudyante, minsan. Kunyari, nagsasalamin eh, pero gagawin. Oo, kaya minsan habang nagsasalita ka, nagle-lecture ka, naglalakad ka sa classroom, pero sa iba nakatingin. Yes. Meron akong, okay lang pa sabihin ko yan. Sigat din po siya na vlogger. Mm. Bali, nakaka-chat ko siya ngayon. Medyo, ayun nga, parang nagkakapalagay ng loob. Pwede ba sabihin ba? Akin na yung phone mo. I-block na natin siya. Bago ang lahat, pasalamatan muna natin si Ruben, ang pinakabago nating premium subscriber sa channelfood.com. Maraming salamat naman sa iyo at i-enjoy mo itong mga exclusive videos na para lamang sa inyo. Nag-iinit na exclusive reality shows ang naghihintay sa inyo dito sa WTFU. Ang Trending at Viral, PBB, Palarong Boylets at Becky's. Ang Gumigiling sa Sarap, Felix Bakat Dance Challenge. Ang Bumubukol sa Init, The Boys, The Search for the Ultimate Bikini Boylet, Season 1 at Season 2. Ang Kontrobersyal, The Sponsor, ang pagbubunyag ng mga kwento ng mga gay benefactors at ng mga boylets. At iba pang reality shows na talaga namang gigising sa kamalayan ng sangkabaklaan. Para mapanood ang mga ito, punta lang sa aming original streaming site, ang channelfood.com. Or kung ikaw naman ay Android user, pwede ka rin maging YouTube channel member. I-click mo lang ang join button sa aming homepage. Walang credit card, walang problema dahil pwede ang GCash at PayMaya. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU at kasama natin ngayon si Iborta. Charot. Iboris Yeltsin. Charot. Si Ibor Sakalam. Tama ba? Yes po, Ibor Sakalam. Ang taray ng pangalan. Ibor. Malakas. Ano? Ibor Malakas. Yan.
Ibor, malakas talaga yun. Pero yung Ibor, I'm sure, iba rin ang binaligtad din yan. Ano bang kabaligtad ng Ibor? Robby po yan eh, Robby. Kasi Robby ka talaga. Robin Padilla po yung idol ko. Okay, idol mo si Senator Robin Padilla. Tapos, kaya sabi ko Robby. Robby. Tapos, ginawa mong Ibor. Ako, binaligtad ko na lang. Kasi yun yung uso ngayon, yung baligtaran. Baligtaran! Oo, mahilig ka ba sa baligtaran? Minsan po. Itong si Ibor, saka lang, kaya yung mga ganyan balibaligtad, talaga ay isa siyang rapper. Yes. Gift rapper. Isa kang rapper. Yes po. Okay. Pero, bago natin puntahan yung pagiging rapper niya, marami ka kasing pinagdaanan. Sobra, So, parang bago ka napunta dyan sa pagiging rapper at bago ka naging Ibor, marami ka munang pinagdaanan. Nabalitaan ko, ikaw ay nagsimula bilang security guard. Yes po, bilang security guard. Security guard, no? At gaano katagal ka naging security guard? Ano po eh, alos 8 years din ako nag-security guard yan. Ano yung binabantayan mo? Ano po siya, industrial park. Oh, saan yan? Sa Carmona, Cavite po. Okay, so gaano katagal? 8 years? 8 years. 8 years. Tapos, kaya ka nag-security guard kasi gusto mong paaralin yung sarili mo. Yes po, na pagtapos ko naman. So, nakatapos ka? Nakatapos po. Uy, ang galing naman. Nakatapos mo. Ano, BSID po, major in architectural drafting. Architectural drafting? Yes po. So, marunong ako mag-drawing-drawing, yes, ganyan? Yes po, marunong ako. Drawing ko nga ako, wearing only this. Charot! So, parang magaling ka mag-drawing din. Ano po, sakto lang, pero kaya naman din mo ipagmalaki. Malaki? Malaki. Okay, so yun. So, nakatapos ka. Pinapractice mo ba ngayon yung natapos mong kurso? Actually po, minsan sa sarili ko rin, ina-apply ko siya. Kaya yun, sa passion, tapos yung pagkukontrata ng bahay, interior design, ganyan po. Tapos nakakapagturo po ako ng online sa AutoCAD. So natuturo ka din? Ng online po sa AutoCAD, yan. Talaga? I'm sure ang daming baklang estudyante. Aminin mo yan. Ano po, medyo. Talaga? Marami rin po. Online to? Opo. Wala pang face-to-face? Nung 2016 po, kasi third year college pa lang po ako, nabigyan na ako ng parang paintulot na magturo po sa college ng AutoCAD. So, apat po na kurso yung hinandle ko. Yung food tech, electrical, electronics, saka drafting. Alim nga po, pati automotive. So, nagkaroon ako ng face-to-face po. Ayun, napakarami po talaga. Alo-alo. Minsan po parang... Napakarami? Bakla. Oo, marami rin po talaga. Minsan pupunta na lang sila doon, parang gusto na lang ako makita, parang ganun po. Oh, in fairness. Ano yung hindi mo makakalimutang offer ng baklang umatend ng klase mo? Wala pa naman. Pero meron pong parang, sir, minsan kapag triga po, pasyal kami sa inyo. Parang, So may pinagbigyan ka ba? Wala naman po. Tapos, so face to face, so habang nakatayo ka, nagtuturo ka, sa iba nakatingin. Hindi ko masabi. Siguro. Alam ko yan, yung mga mata ng mga estudyante, minsan. Kunyari, nagsasalamin eh, pero gagawin. Kaya minsan, habang nagsasalita ka, nagle-lecture ka, naglalakad ka sa classroom, pero sa iba nakatingin. Yes. So, pero wala naman. Wala pa naman po. Experience na biglang, naging very, aggressive na estudyante. Wala pa naman po. Kasi dalawang taon lang din po ako nakapagturo nun sa college. Tapos yung the rest po, more on online na, tapos sa mga pabrika. Okay. Tapos test na, ayan, napagturo po. Nagturo ka din? Napagturo test po. Turuan mo nga ako. Pupayag ka ba ng mga overnight session? Ganyan. Pwede naman po. Pwede? Ako, ayan na. Two nights. Opo, depende sa bayan. Pwede? Depende sa bayan. Ako mapag-uusap. Pwede ba ako mag-enroll? Pwede na. Meron akong classroom sa bahay. Yes po, pwede na. Malawak yung classroom ko doon. Kompleto ang equipment ko. Pwede. Pero kailangan po natin computer talaga. Computer baka mo? Name it. Tablet, computer, laptop. Mga cellphone. Pwede ka pa mag-uwi. Okay. Diyan, sabi mo, wala masyado sa pagtuturo. Okay, balikan natin yung pagiging security guard. Siyempre, pogi, matangkad. Anong height mo? 5'11 ba? Matangkad. 5'11. Sa pagiging security guard mo, I'm sure, ang daming umaligid sa iyong bading. Opo, nun. Meron po, lalo may mga bisita po. Minsan mag-iwan ng calling guard. Tapos, minsan, mayroon pa po, isang police.
Ayan yan. Hindi ko naman pangalanan po. Ano po siya? Bumisita. Tapos kala ko, siyempre, pulis, ha? Kabaro, kaibigan. Inimbita ako sa bahay nila. Ah, talaga? So, gusto makita yung baril. May kwento ko sa mga kaibigan ko, tapos kaila Papa. Kasi siyempre, nailang din po ko eh. Kasi dinadalas-dalas niya yung punta eh. Hanggang natawa si Papa. Kaibigan ko yun, ganun pala. Ganun. Ah, kaibigan ng tatay mo? Kaibigan daw ni Papa, tapos ganun daw pala. Teka lang, yung police sikat ba to? Nasa position? Hindi naman po. Okay. Tapos nilipat ako ni Papa ng pwesto para hindi lang yun yan. Baka kasi siyempre hindi natin alam yung pwede mo. Bakit yung tatay mo, security guard din? Siya yung head po namin. Ah, parang head security, ganyan. Ah, talaga. Itong si Ibor, eh sumasali rin sa mga pageant, di ba? Yes po, yes. Okay. Sumasali ka sa mga pageant? As in bikini, ganyan? Pageant? Ah, may nasalihan na rin po ako na bikini open tapos nag... parang nag-first place po ako sa Robinson Dasman. Oh. Yung New Planet po. Ako yung parang naging first place po. First time ko po yun eh, makasali sa ganyan. So, anong suot mo niyan? Ano po siya eh. Talagang, kala mo, papunta na sa T-Bac eh. Wala na talagang nabisku sobrang. So, meron ka daw na kalaban na naging guest namin dito? Si meron po, po. Si Kenneth. Yan. Oh. Nakalaban natalo po siya. Natalo ni Kenneth? Talo niya po ako na. Napumasok po ako ng top 10. Wala ka doon sa Kenneth na yun. Top 10 ako eh. Tapos sila ata po yung nag-title holder. Sa Mr. Philippines po yan. Oh, hello! Ang daming bading dyan. So walang, wala kang naging sponsor na bading dyan. Baksakin ka na totoo! Meron ako. Oh. Kung nagbibigay ng sapatos, gano'n. Sapatos tapos. Anong kapalit pag nagbigay ng sapatos? Minsan po papapuntahin ka sa condo eh. Oh, pupunta ka. Pero hindi po ako na. Kasi ikaw ang pinupuntahan sa bahay mo. Ano po, minsan, gigas, ganun ginagawa para lang pumunta ka. Pero hindi naman po talaga. Ang God. Gigas pa, eh, cash! Ito yung bag ko. So, pero, doon sa dami ng mga bading na lumapit sa'yo, kasama na yung polis na yan, meron ka bang pinagbigyan na sumama ka? Wala naman po. Wala. Sinungaling ka rin eh. Wala po, wala. Wala po talaga. Wala talaga. Wala po talaga. Hindi ako naniniwala. Okay. 8 years, ha? Tagal. 8 years po. Kasi yung nangyari po, kasi 12 hours yung duty ko. Mm. Tapos yung klase ko po, minsan 7 to 7 din po siya. Mm. So meron akong hindi napapasukan, babalikan ko po siya next year na. So kaya nagiging irregular yung ano. Kaya humaba po yung pag-aaral ko talaga. Long term talaga yung study. Okay. Pero eto, nagkaroon ka na ba ng relasyon sa bading? Sa bading po, wala pa po. Sinungaling ka na naman. Pero ano po, yun nga po, ano? Sa edad kong po na 29, talagang never po talaga ako na, yun, na humaling sa gay. Kasi ano ako eh, parang sabi nga eh, straight talaga Adonis eh. Gusto ko po yung babae talaga. Hmm. Pero meron po kung ano, eto lang po, lately lang po. Meron akong, okay lang pa sabihin ko yan na, sikat din po siya na vlogger. Mm. Bali nakaka-chat ko siya ngayon. Medyo, ayun nga, parang nagkakapalagay ng loob. Pwede ba sabihin ba? Iganon mo na lang. Tapos i-blip natin. Pero ayun nga po. Hindi, ganon. Sige, sino? Iganon mo. Ganon, parang hindi makita yung... Ano, si ano po? Si... Sino? Ganon mo! Yung tropa po ni, ano, ni Tony Powler po. Si B. O yan, sabihin ko na. Sino? B. Si B po. Si ano? Eh, ano na lang. Hindi, ganun ka. Si Giovanni? Hindi po siya. Friend siya ni, ano, ni Tony Powler. Oo. Oh. Anong pangalan? Si Unicorn, kung tawagin po. Ah. Yung mga top chubby na ano po. Oh, so, sa tingin mo, magiging kayo o kayo na? Hindi po, kasi actually naman, hindi kami. Pero parang laging, oy, good morning, kamusta ka na? Parang ganun. Oh, okay. So, ibig bang sabihin nito, bukas ang iyong puso na makipagrelasyon sa bading? Depende po eh. Hindi ko po alam kasi sa pakiramdam ko po ngayon talaga. Hindi ko alam bakit. Kasi every time na panonorin ko yung vlog nila, ni Miss Tony, natutuwa ako sa kanya kasi parang iba siya magtatawa eh. Parang normal yung nakakawala to ng ano, good vibes. Gusto mo lang pala ng pinapatawa ka? At ako patawaan niya kita mamaya. Ayun nga, sabi nga po eh, kasi di ba yung iba parang dine-deny na, ayun nga. Ako bilang straight po talaga, bilang straight na, ayun nga, kagaya nun sa kanya, syempre yung kay Eunice, Eunice po talaga yan, sabihin ko na po. Oh. Eunice yung name niya na hindi naman siguro, parang sa part ko na, hindi naman siguro yung pwede ikaya na gumaan yung pakiramdam ko sa kanya kasi
wala naman din kami talaga, hindi ko siya kakilala, as in, hindi kami magkakilala. Akin na yung phone mo. I-block na natin siya. Pero parang uh-huh. Kanya, natutuwa ako sa kanya. Tapos hanggang kinat ko siya, tapos nireply niya ako. Hanggang nagkaroon kami ng conversation ngayon na... Pero alam ko po may jowa siya. Ayoko makasira ng relasyon niya. Pero hindi naman po... Ganda-ganda po! Gusto ko lang ano, gusto ko lang yun nga na parang... mag-thank you rin sa kanya. Kasi minsan po talaga may time na pagsusulat ko ng handa, nadidepress ako eh. Parang ganun. Parang hirap eh. Tapos pag nagsabay-sabay po, minsan... Tatawagin niya ako, matatawa na lang ako, may gagawin kalokohan. Ay, yung number mo, matatawagin ka, minuminuto para matawa ka. Teka lang, so in the past, wala yung nag-alaga? Wala po talaga. Ganyan, ah, wala talaga. Wala. Yan nga, parang naku-curious ako eh, sabi ko sa edad ko ng ganito. Parang, ewan ko po. Tapos neto na, na yung naka-conversation ko siya. Kala ko kasi poser po. Kasi di ba, yun nga, parte na rin ng buhay ko yung pagra-rap, social media. So parang paunti-unti ko sila nakikilala. Hanggang nagulat ako, yun nga, may mutual kami. Ako nag-add eh. Inadd ko siya. Eh, malanggi ka rin pala eh. Tigilan mo muna yan. Maraming pang options dyan. I-follow mo ako. Okay. O, eto. Ngayon, nabanggit mo nga, di ba, na ikaw ay rapper. Paano ka naman ang punta sa pagiging rapper? Ano po, ano po ako eh, parang third year high school, mahilig na po ako magsulat ng kanta. Tapos, uso po sa amin rap contest. Yung kapatid ko po, nag-decide siya, yan, gawa nga ng kanta, bigyan mo nga ito ng topic. Ang sinusulatan ko lang po. Tapos, siya yung sumasali ng rap contest. Yung kapatid mo? Yung kapatid mo talaga ang rapper? Siya talaga po. Ikaw lang yung nagsusulat? Ako, nagsusulat po ako. Okay. Hanggang sabi ko, try ko naman na ako naman. Kasi yan nga, na matay na kapatid. Teka lang, nasaan ang kapatid mo? Namatay na po siya. Ulit, yung kapatid mo na binibigyan mo ng kanta na nagra-rap noon ay wala na, namatay na. Teka lang, mas matanda, mas bata? Mas bata po sa akin. Mas bata? Ilang taon to? 22 lang po siya. 22 siya nung nawala siya? Apo. Bakit siya nawala? Depression po. Depression? So anong may ginawa siya? Ano po, naabutan niya yung parang sa girlfriend third party, naabutan niya yung karelasyon niya na may iba na. Sa bahay mismo ng babae. Eh, doon siya nauwi. So, na-depress siya dahil doon? Oo, oh, na-depress siya. O tapos, anong nangyari? Hindi na siya Hindi na siya lumakan, nagkakain. Opo, hindi na siya nagkakain. Pinabayaan niya yung sarili niya. Hanggang sa nagkasakit na siya. Sobrang ganda po ng katawan nun. Talagang masabi mo nga na model din talaga siya. Nasa lagi niyo siguro? Opo, lahat kami magaganda katawan. Tingin nga? talaga? Opo. So, pero at least, yung kanyang sinimula na, itinutuloy mo na ngayon? Yes po, tinutuloy mo. Okay. Ano mga topic ng mga kanta mo kadalasan? Inspirational po eh. May ginawa akong kanta tungkol sa sundalo, tungkol sa Panginoon, tungkol sa yung Gintong Barya, yung latest po ngayon, na parang 675,000 na rin ata yung views. Ginamit nung isang sikat na basketball player na bata. Tapos, Gintong Barya, Pera-Pera, Pawo. Alis lahat po inspirational. Kasi ang idol ko po talaga sa pagkakanta, si Gio Ong. Okay. Oo, kasi lahat ng kanta niya talagang totoong nangyayari. Ganun po, sinundan ko rin ang sinundan. Unahin natin yung Panginoon. Charot lang! Hindi! Pati na lang, may sundalo. Bakit may sundalo na kanta? Ano po siya? Kasi po yung 2007 po, pagka-graduate ko, plano ko po talaga na mag-sundalo. Hindi ko natuloy. So yung mga kaibigan ko nagtuloy. Hanggang, every time ko, ewan ko po, pag napapanood ko yung police sundalo, parang minsan tatayo ka na lang, sasaludo ka, ganun po ko eh. Parang hindi ko alam ba, nasa dugo namin eh. Ah, talaga? Tumatayo? Oo, nakatayo. Tapos sumasandog. Nako, pag... Parang nakakaiyak. Tumayo sa saludo ko. Oo, tapos yung mga bakla dito, I'm sure nila sila sasaludo, luluhod pa sila. Teka lang. Okay. So, yan ang awitin mo. Ano, pag kumakanta ka, anong outfit mo? Ano po, ang pinapangmalakasan na outfit ko, nag-ubad talaga ako. Oo, dapat mag-ubad ka na lang. Oo, yung para, yun yung kaibahan mo sa ibang po, mga rapper. Yun nga po. Pag may gig po ako, pag di ko nakukuha yung attention, o kaya minsan nawawala ako sa lyrics ko, para makuha ko attention ng tao, mag-ubad ako. So, babalik ulit yun. Oo, ikaw na pinaka-poging rapper. Ayun po yung strategy ko ngayon. Kasi ang natatanda, well, hindi naman ako exposed sa mga rappers, pero ang na-encounter ko lang dati, syempre, yung namayapang si Francis N. Yes po, ayan, idol tsaka po. Si Glock 9. Yes po. Oo.
ano si Glock 9, nakasama ko yun sa isang show eh. Nung parang mga ilang linggo rin, parang naging crush ko siya. Tapos pinigilan ko nalang yung sarili ko. Sarili niya ba? Crush ko si Glock 9 pag nakikita ko siya. Anyway, dahil dyan, sample naman ng pagra-rap. Kahit ano po, ano po? Ay, kao, kung anong gusto mo. Sa pag-ikot ng mundo, ikaw ang siyang supremo. Ngalan mo ang kasalungat ng salitang kontento. Tila unahan sa taas dahil ikaw ang premyo. Mas madaming pinadulas sa palad sa palosebo. Lahat desperado kang makadaupan. Gasolina sa pagtakbo ng lipunan. Pamantayan at estado't katayuan. Pagkain ng buhay ang walang kabusugan. Anumang mali kaya mo gawin tama. Lahat nakikinig kapag nagsalita ka. Kayang sirain samahan at pakisa. Ma, bagong mukha ng kaibigang nagpakilala. Ah, pera sa lapi o kwarta. Gusto ko sana magmura at isumpa ka. Kaso biglang napatingin sa aking pitaka. Mas mahirap pala ang buhay pag wala ka. Oh, yes, yes naman. Pero mas maganda kung nakaubad ka. Pero ano sa inintindihan? Yes, kasi yung mga iba na sobrang bilis or meron ka rin mga gano'n na mababilis meron na. Din ba? At is yung iba kasi hindi ko talaga maintindihan. Oh. Pero ito, in fairness, naintindihan ko. Pero mas ma-appreciate ko kung hubad ka. Pwede naman po. Ay, pwede naman daw. Direkta ko mamaya. O, dahil dyan. Sa, alimbawa, sa pag-perform mo, din nakuhubad ka, nagra-rap ka, meron na bang nag-take advantage sa'yo? Opo, sa ano, sa isa po sa comedy bar sa parang sa salawag po sa Dasma. Mm. Bali, kumanda po ako doon. Tapos, sinagisan ako ng susi ng kotse. Oo. Oh. Tapos, wallet. Eh, meron po ako, syempre, may makasama rin ako doon sa gig. Oo. Oh. Parang niloloko-loko sila na. Ano, may sakyan na yan. Parang ganon. Mm. No? Makapal din wallet niyan. Sabi nung isang bakla, tumayo, maghihirap ka rin, kakapit ka rin sa amin. Ah! Kahit sa akin. Sumpa! Pero, sabi sa akin, kasi hindi ko po talaga sila minabansin sa pagrarap ko. Pero ano naman po ako, kumbaga, friendly naman po ako. Mm. Hindi naman po ako ganun kasuplado. Pero pag ganun nga po, natatawa. Emily, ano, hagisa mo nga ng checkbook to? Na may pirma ko? Na may pirma ko? Kaya hagis mo kaya itong mga painting na nandito? Ah, in fairness naman. Wait, teka lang, may kamukha ka bang artista? May nakikita ako pero ayoko na sabihin. Sino? Ano po, ano po, lagi. Sino ang sabi nila na kamukha mong artista? Siya na daw po, si Ayon Beres. Ah, actually, oh. Ay, nakita ko rin niya. Pero meron ako isang nakita pero wala na kasi yun. So kay Ayon na lang tayo. Oh. Nakita ka na ba ni Vice Ganda? Hindi ba po eh. Okay. Ay, opo, parang hindi ba nga po. Hindi pa. So, naku, mukhang magkamali siya. Oo, akala niya ikaw si Ayon. Dali na po ng long hair. Nung long hair din ako. At may ano ka? Dave Paul. Dalawa. Dalawa po, Abila. At fairness naman sa'yo. Oh, dahil dyan. Gusto ko na i-fast forward. Magubad ka na lang kaya. O, sagutin mo itong mga tanong, ha? Yes po. Teka lang, nakailang girlfriend ka na ba? Ano po ako eh? Tatlo. Tatlong girlfriend? Tatlo po lahat ng seryoso. Gano'ng katagal ang bawat isa? Ano po, may 2 years, may 8 years, may 4 years. Yan. Ah, talaga. Dahil dyan, matrona o badin? Magbadin ka na! Inuulit ko ang tanong, matrona o badin? Siguro ano, matrona. Buisit ka, bakit? Hindi, sige na, badin. Natika lang, na-try mo na magpatrona. Hindi pa naman po. Kaso lang, meron mas ayin sa akin mga 2 taon. Ay, hindi pa yung matrona yun. No? 2 taon lang. 2 taon. So, wala pang matrona. Sabi mo, wala pating wala eh. Kasi po talaga, ano ako sa babae nga po. Parang ganun. Pero yun nga, sabi ko nga, bakit ganito? Parang may feelings ako na mas masaya ako. Natutuwa ako kausap yung mga ano, sila. Sa sino parang, sila? Yung mga ay, mga gay, opo, ah. Parang nakakawala ng stress. So, ngayon wala kang stress kasi kausap mo ako. Opo. Magbadin ka na lang! Sige, magbadin na lang. Briefs, boxers, o wala? Brief. Ah, na-try mo nang wala? Opo, pag ano naman po, pag natutulog ako. Pag natutulog? Ay, tulog na tayo? Masanay ako yun. Kala, para na, bakit para inaalis niyo ibang tanong ko rito? Bakit para nawala? Teka lang, ano pa ba? Wala na? O, ubus na? Ubus na. O, dahil dyan. Promote ka na! Ayun, nga pala, syempre. Nga pala si Borsa Kalam, a.k.a. Ruel Rada. Ayan, abangan nyo po ako sa mga events ko. Isa po akong indie film actor at isang rapper. Syempre, supportahan natin yung show nila. Sir Fu, yan.
Lagi niyo pong panoorin, napaka-enjoy talaga pumunta rito. Talagang first time ko to. First time kong, ayun nga, makakapagkwentuhan sa ganitong talk show. Pero thank you sa opportunity. Sa shoutout nga pala sa lahat ng sumusuporta sa akin, sa lahat ng kagrupo, kampante. Yan, syempre sa pamilya ko, kay mama, kay papa, sa mga kapatid ko. At syempre sa lahat ng mga sumusuporta dito sa What the Fool. Ay, sino yung shirt mo? Thank you so much sa inyong lahat. God bless. Nako. Binati yung mga pamilya, baka maging family affair ito. Dahil dyan, maraming salamat naman sa iyo at good luck. At syempre, huwag kakalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube, Facebook, Patreon, at syempre sa channelfoo.com. This is Mr. Foo, Magganon! Tapos kilikili daw. Dalawa daw. At kailangan ito kayo, pero dapat yung hotdog. Alisin niyo yung pants. Oh, eto, last na to. Yan na, todo na yan. May dalawang paraan para mapanood ang uncut version ng interview na ito. Una, pwede kang maging YouTube channel member. O di kaya, pumunta lang sa www.channelfoo.com. Ano pang hinihintay? Sali na rito kung saan nagsisiksikan ang mga wild at gwafu. WTFU!